Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, magluluto ako ng pagkain ng aking aso. Napaka-special po ito guys. May sarili naman po siyang pagkain, pero gusto ko gumawa ng ibang pagkain niya para naman hindi siya ma-board. So ito yung healthy food na lulutuin ko sa kanya. Siyempre, sa Filipino, hindi mawawala din yung rice. Ito yung rice. Tapos ito yung beef slice, liver. Napaka-healthy din po ito. Tapos, lagyan ko siya ng vegetable na pumpkin or kalabasa. This is healthy for dogs as well. And this is sweet potato and carrots. And ano po ito? Potato. So, imimix ko lang po ito. So, nagpapakulo na ako ng tubig. So, ngayon, ang gagawin ko guys, i-blend ko lang po itong mga vegetables. Parang ano lang, parang gumagawa lang din ako ng fried rice. Diba? So, iwas ko lang po itong mga vegetable ko, guys. Siyempre, parang human din. I have to wash it. Kalabasa ko. Dami ng kalabasa. Gusto ko tubusin para hindi siya masira. Once a week lang kasi ako nagluluto ng pagkain ng aking aso. Once a week. At dalawang beses ko lang po siya pinapakain. Namin. Bahala namin. Diba na siya? Palagi pinapakain ko guys, gusto ko pag may rice, may vegetable din po siya, parang sa atin din. Kasi ayaw ko mamatay ang aso ko ng maaga. Gusto ko kung anong kinakain namin na palagi vegetable every day. Gusto ko rin siya kumakain ng vegetable. Ngayon, ikakat na po natin ang ating kalabasa. Yan, ang bilis. Para din ako magsayang ng oras sa kakakat or sa kakakachop ng vegetable na ito. Blend is very easy. This is the best blender that we have ever had. Ang ating waray, kumukulo na po siya. Yan. So, lagay ko lang itong 3 cups of rice. Kasi nga sabi ko, once a week lang ako nagluluto ng pagkain niya. Pinifreeze ko po siya. Sa umaga kasi binibigyan namin ng dog food. Twice lang siya kumakain. Dog food. Tapos sa hapon, sa gabi, dinner niya is rice. So, hindi namin pinapakain ng dog food twice a day. Once in the morning and once rice sa gabi. So kaya medyo matipid-tipid din po kami. Kasi yung kanilang mga pagkain dito guys, yung dog food na pellets, sobrang mahal. Ngayon lagay na natin yung blend ko na vegetable.
pwede po kayong magluto ng any vegetable for dog. Basta wag lagyan lang ng ano ng any kind of seasoning. Plain lang po siya. And lagyan nyo ng either fish or meat. Kahit anong meat po siya. Para naman kailangan din nila ng protein. No? Kailangan din nila yung iron sa katawan. Yan, ito lang kasi yung ano ko, yung vegetable na mayroon ako sa bahay. Kaya yan lang niloto ko. Ginamit ko ngayon. So ngayon, I'm gonna use this is same blender to blend his ano, his meat liver. Malaki po ito, marami. So, ginagawa ko ay I use half only for once. And sa next time naman yung half of it. Marami po ito. Ito yung ginagamit ni Habi magluto din ng special stew niya. Ginagamit niya itong beef flavor. Hindi naman siya masyadong mahal. $3 lang po siya. $3.20. So this is it look like. Yeah. So I'm gonna use some of it. Parang malaki ito. I will cut some. There you go. And itong half, next time ipo ito. For next time. Lagyan lang po natin ng konting water. Ayan. Ito na po yung tsura niya. Lagay na po natin here. Parang fried rice lang po siya, no? Parang fried rice lang po siya. Ito na po ang kanyang tsura. Diba? Nakakatakam itong pagkain niya. Sobrang sarap din po ito. Siyempre, puro vegetable. Tsaka mayroon din po siyang meat. Tsaka mayroon din po siyang, ano? Mayroon din po siyang rice. Parang fried rice nga po talaga. I never get tired.
making her food. Kasi sobrang ano, sobrang makulay. Gusto ko lang po yan. Gusto ko lang po siya po yung pagkain niya. Ayan. Coconut oil. Lalagyan ko po ng coconut oil. Pagkain ng aking aso. Kasi itong coconut oil, guys, it's a prevent from shedding. Kasi yung mga aso na Labrador Retriever, ano po yan, nag-shed po sila. Naglaga ng buhok. Kaya, nilalagyan ko po ng ano, ng coconut oil. Napaka-healthy din po ito sa dog, yung ano, yung coconut. The best po yan. So, yan. Isda na po siya. Ganito na po itsura ng ating dog food. Ma-oily, medyo oily po siya, pero it's very healthy for dog. Yeah. Yan, ang bango ng coconut oil, as in. So, ito na po. Kinuha ko na po yung dinner ng aking aso dito. So, ito na po yung natira. So, ngayon, ilalagay ko lang siya sa container. It's meal. Kasi, pag nilagay ko siya sa big container, si Habi, hindi niya makokontrol. Binibigyan ng marami. So, kaya hindi umaabot ng 1 week. So, ako naman, limited lang po siya. Enough for 1 meal. So, magastos sa container at sa space sa ref at sa freezer, pero hirap din magluto ng kanyang pagkain. Kahit every once a week lang. Saka dapat yung aso, hindi dapat ma-overfeed. Kasi pag mag-overfeed, papagalitan tayo ng ano, ng vet. 56 pounds na nga po siya. Tapos marami pa siyang pagkain. So, hindi pwede. Dapat mabot tayo ng 7 days. Nakakaabala din itong pagkain ng aso. Eh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang bango. Ang bango ng coconut oil. Pang 1 week ni Camela. 2, 4, 6, 8. 8 days, di ba? Save time na naman si Atko. Thank you for watching my video, guys. See you once again. Bye-bye.